Start ko lang yung recording. Okay, so going back. So, mabilis lang yung topic natin today. Siguro abutin lang to ng 1 hour. This is regarding SQL, which is na-discuss ko na rin nung nakaraan. Uulitin lang natin, pero ngayon, enhanced na siya. SQL with graphs. So, normally ang SQL, tinuturo to SQL lang, pero walang graph. So ngayon, let's put a twist on it. May kasama na siyang graph. So nag-aaral kayo ng SQL, may kasama na ring graph. So sa mga bago, maaring ano to, hindi nyo pa ma-realize na yung SQL walang graph. Pero nung unang mga panahon, pag tinuturo tong SQL, wala siyang graph. And ano ba ang pagkakaiba ng SQL sa Excel? Ang SQL or Structured Query Language, ano siya, isa siyang communicator dun sa server kung saan lahat ng mga data transactions ng mga company sinisave nila dun sa server. So ito yung tool para makapag-extract tayo ng data, makapag-transform tayo ng data. Kasi wala namang company na nag-store ng data sa Excel. Kasi ang Excel is just a spreadsheet. It's not made for analytics talaga. Although, ang maganda lang sa Excel is the context of understanding data it's within Excel. Sobrang, at saka ito yung tinatawag ko na commonality sa lahat. Pagka tinanong mo, marunong ka ba mag-Excel? O na-encounter mo na ba yung Excel? Sasabihin ng karamihan na tao is, oh, nakita ko na yan. Nung high school, may Excel kami. Nung college, may Excel kami. Pero the question is, nag-data analytics ka na ba? Yun yung hindi lahat alam ng mga tao. Pero madali mo kagad makokonnect kasi yung Excel is the common denominator of everyone. So, in short, ang SQL or Structured Query Language, ito yung upgraded version ng Excel. Sa mga BS IT graduates or BS Computer Science graduate, kasama to sa curriculum. Okay, so yung mga nag-IT dyan, yung mga nag-BS Computer Science dyan, kasama to sa curriculum kasi in order na makagawa ka ng enterprise system or for example, website, eh kailangan mong aralin yung SQL kasi ikaw yung mag-data engineer kung paano magawa yung pinaka-table neto and so. So part to ng curriculum. Kaya yung mga IT, mga computer science, may unfair advantage sila regarding sa skill ng SQL. No, kasi part to ng curriculum at part to ng pagde-develop ng system, yung SQL. So, paano natin i-connect yun sa industry? Sa industry, lahat halos ng company gumagamit ng SQL. No? Lahat ng company gumagamit ng SQL kasi ito yung malaking lagayan ng storage ng lahat ng transaction. Say for example, sa Facebook, yung pag-login, pag-logout, yung pag-create ng profile, lahat yan napapasok sa isang server. At ang kayang i-handle ng server is millions of data. So, ang SQL, isa siyang tool para makuha natin yung millions of data na yon. Hindi kaya ni Excel kumuha ng data sa SQL tapos ipoprocess niya. Mahihirapan siya, no? Okay. So, para mas mapaganda yung pag-aaral natin ng SQL, ang ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng twist. Nilagyan ko siya ng graph. Kasi, pag inaral natin yung Excel nang walang graph, mukha lang siyang text. Mukha lang siyang codes. So, hindi siya enticing. No? Hindi siya enticing na topic pagka wala siyang graph. No? Simulan na natin. So, ang gagamitin natin ngayon, isang variant ng Excel. Yung last time, ang ginamit natin is Postgres. So, yung Postgres, siya kasi yung higher level ng SQL. Itong SQLite, ginagamit to sa mga database ng mobile phones. Pero, ganun pa rin yung structure niya. No? Same na same pa rin siya ng structure. Same siya ng logic. Walang pinag-iba. Konting-konti lang ng pagkakaiba.
So kung sabihin na lang natin in terms of percentage, may 90% na pag may 90%, may 10% lang silang pagkakaiba. Baliktad pala, no? 10% hindi 90%. 10% lang yung pagkakaiba nila. Kaya 'di ba nung una kong SQL may mga kino-code ako na ba't di gumagana to? Gumagana naman to sa ibang SQL. Kasi meron silang mga konting-konting version differences. Pero yung logic, same pa rin. So, in this example, I'm going to share to you the para pwede ninyong ma-view sa mga computer ninyo. Yun yung idea kung bakit kinukuha ko yung kaya ako siya ginagawa sa Google Colab kasi ito. So, yung sa pinost ko sa chat, baka hindi ko pa na-share sa ano. Naka-restrict pa pala. Anyone with the link. Ayan. Copy. Done. So, share ko. Ayan. Na-share ko na yan. Pwede nyo nang makita yan, ano? So, habang dinidiscuss ko to, pwedeng sa kabilang part ng computer ninyo or kabilang screen or half of your screen, pwede nyo rin siyang i-practice. So, dito, sa Google Colab, gusto ko siya kasi pwede tayo mag-take down notes dito. No? For example, ito, mag-take down notes ako, lalabas dito sa kanan kung para saan siya. So, itong gagawin natin na to, this is just a setup. Yung unang cell, so bawat play button kasi na nakikita dito is just, ang tawag sa kanya ay cell. So, bawat cell na to, itong unang cell na gagamitin natin, is a setup. Tinatawag natin siyang setup. Anong gagawin niya? Iloload niya yung SQLite, isang variant ng SQL. Tapos, i-import niya yung pandas na gagamitin natin later to run the SQL inside this Google Colab. No? So, yan. Kinoment ko sa kanan, setup. Then, this one, mag-upload tayo ng files. So, yung files pwede ko rin siyang i-share, no? Sa Google Drive ko lang naman 'yun Datasets. Actually, kung nakopya niyo na yung cities at saka yung countries, wala nang problema . Pero sa mga bago, I think wala pa kayong cities at countries. Bibigyan ko kayo ng cities at ng countries. Okay, so ito muna ng cities. Lalagay ko na lang sa chat. Cities. Tapos yung isa. Countries. Pagka dinownload nyo to sa computer ninyo, kailangan nyo lang siyang i-upload dito sa work file natin, dito sa SQL with graphs. Pero bago nyo to ma-edit, kailangan i-copyin nyo siya from your own Google Drive. So let's say na-download na ninyo yung cities at saka yung countries, ipi-play lang natin to dito sa second. So this is for loading the CSV files or yung mga datasets na gagamitin natin. Okay, wait lang natin siyang mag-load. Tapos, i-choose ko lang yung file na gagamitin ko dito sa physical at the left. Sobrang dami ko ng files. Left. Tapos, cities. Ayan. So, iloload ko yung cities. Hintayin natin siyang maload. Then, malalagay siya dito sa part ng ano natin, tinatawag nating session storage. Malalagay siya dyan sa session storage. Tapos, isa pang play kasi iloload ko naman yung countries. No? Ayan.
Ayan. So meron akong inaccept. So dalawa na siya, technically dalawa na yan, cities and countries na gagamitin nating CSV file. Okay, so far do you follow? Nakaka-follow ba? Okay, so meron na tayong cities dito at saka countries. So let's try to close this one para ma-minimize lang siya. Then, we need to open that file. So ilalagay natin siya sa SQL magic natin. So kapag may nagpe-persist na na cities, idadrop lang natin siya. Pero pag wala, i-create natin. So i-load natin yung cities at saka yung countries. Load cities and countries. Okay, so kailangan kong i-run tong unang-una pala because of this one. Nagka-error siya because of that. So kailangan natin siyang i-run. So okay na, nag-run na siya. So ang ibig sabihin nito, na load na natin sa keyword na cities sa loob ng database ng collab natin, yung CSV na cities, na load na natin siya. Then sabi niya dito, cities persist. So nag-exist na siya sa SQL natin. And then also countries persist. So ibig sabihin walang error na nangyari. No. Na-load na natin siya. Then ito yung unang-unang SQL statement na matututunan natin, select asterisk from cities limit 5. No. Pwede ko tong burahin yung mga result na lumabas na. Ayan, burahin natin 'yan. Okay. So i-run natin. Ang ibig sabihin ng asterisk is that all columns will be presented from the table cities with a limit of 5. Ibig sabihin ng limit of 5, the data kasi can be represented more than 5. So we just wanted to limit it by 5. So this is a formula of truncating. So let's say wala tayong limit ng 5. I-run natin yung SQL natin. So ang daming lalabas, no? So minsan nakakahilo yan kasi i-scroll natin siya. Yun yung reason ba't natin nililimit sa 5 kasi yung amount of scrolling na yan, nakakahilo yan. So lilimit ko lang muna siya ng 5. And then ipi-play ko lang ito. So basically, this is selecting all columns of the table cities. So this is selecting all the tables of cities with a special limit of 5, para lima lang siya, no? So wag kayong laging gagamit ng limit kasi ang nangyayari diyan, pinuputol niya yung totoong result. Kaya baka kasi magpahanap ako ng who are the cities that have more than equal 20 on their temperature. Baka ang ilabas nun 6 tapos nilimit 5 mo. Tapos yung conclusion mo sinabi mo, there are 5 cities, ganun. So be careful of using this limit. Hindi to dapat nandiyan. Ginagamit lang natin siya kasi we wanted to show a little bit of, but may captcha dito. Well, motorcycle. May motorcycle ba? Bicycles. Ayan. So, we just wanted to limit it because ayaw natin na mabombard tayo ng data. Okay? Because we just wanted to see yung pinaka data natin. So ano bang purpose ng asterisk na yan, asterisk? Kasi as a data analyst, kailangan makita mo muna yung totality ng data mo, makita mo muna yung kabuuan niya para maisip mo kung ano yung insights na pwede mong makuha from this one. So syempre, ang nakita ko kanina may latitude tsaka longitude. So
inisip ko kagad ay may latitude, longitude, tsaka temperature. Inisip ko kagad, baaring may connection yung latitude sa temperature. Kasi nga, di ba, ang latitude is yung taas. Sa taas ng lugar. Yung temperature naman is malamig, mainit. So, tingin ko, kapag mas mataas, mas malamig, di ba? Later, titignan natin sa visualization, no? No? So, ito naman yung countries. So, di ba dalawa yung niload natin? Cities and countries. No? So, nilimit lang ulit natin siya sa 5 para hindi tayo mabombard ng results. So, dito, ang pwede nating ma-analyze dito, country, population, EU, ang ibig sabihin ng EU, European Union. So, kasama dyan Germany, Slovakia, ganyan, mga ganung mga EU or European Union countries. Coastline is meron coastline yung countries, no? Yes, kailangan i-copy ninyo from drive. Kailangan nandito siya. Mag-e-error kasi talaga yan kapag hindi nyo siya na-upload dito. So, pag wala dito yan yung mga cities and countries, kahit i-load nyo siya dito, mag-e-error talaga. So, kailangan mag-persist muna siya dito sa part ng ano natin, ng session storage. No? Tapos dapat ma-load nyo itong nasa taas kasi nandito yung PD or yung pandas. Kailangan din kasi natin ng pandas dito later on. Kailangan din talaga ng pandas para maparan dito sa Google Colab yung SQL natin. No? Alright. So, 5. EU, coastline, population. Ngayon, ang pwedeng insights naman natin dito sa country tsaka population. Possibly ba na ang mga part, may mga part sa EU na mataas ang population? Ganun, no? Next is visualization. So, ito yung kakaiba sa ginawa natin. Kasi may visualization din tayo dito. So, ang ginawa ko dito is, nag-import ako ng matplotlib. Kailangan siya. Tsaka ng seaborn. Ang SQL natin is itong part lang na to. No? So, ang ibig sabihin ng isang isang percent is yung isang line magiging siyang SQL and then yung other lines magiging siyang Python. No, pero madali lang naman yung Python na yan kasi hindi naman siya yung advanced na Python. It's just, madali lang din siyang kabisaduhin. So, kailangan natin i-import yung seaborn, then ang kanyang code is SNS. So, instead na seaborn yung gamitin natin, SNS yung gagamitin natin. As you can see, nag-highlight yung SNS sa baba kasi when we use the seaborn, it's aliased as SNS. So, ang nangyayari dito is we select city, latitude, longitude from cities limit 5. So, ano ba ang itsura nun? No? Tingnan natin ang itsura nun bago natin i-visualize. So, ang gagawin ko, kukopihin ko na lang itong part na to, yung SQL. Then, dalawa dapat siya na percent. So titingnan natin kung ano yung data na ilalabas nito, no? So ang ilalabas niya is 1 2 3 4 5 kasi nilimit lang siya sa 5. No. So itong data natin na to, try natin siyang i-visualize, no, using the seaborn. So yung result ng SQL natin, which is ito, sinave ko siya sa result, then yung result, kinonvert ko siya sa pandas or data frame. Kasi walang direct BI or business intelligence software si SQL. So, yung SQL na language, wala siya talagang pang visualization. Kaya, ang nagiging trabaho sa industry
SQL plus Power BI plus Tableau plus QLIC. So, walang SQL lang yung aaralin natin, tapos lahat nandun na. Kasi nakiki-ride on siya sa mga BI tools. So, as a data analyst, pwede kayong mamili kung anong BI tool yung gagamitin ninyo or BI business intelligence yung gagamitin ninyo. Kung gusto ninyo Power BI or gusto ninyo Tableau, yun yung ano. So, pero ang pinaka-essence ng SQL is makuha muna natin yung data, then later gagawa tayo ng dashboard. Yun yung pinaka-essence niya. So, ngayon, i-coconnect natin sa Excel. Ang Excel kasi, nagagawa na natin yung dashboard. All-in-one nandun na sa Excel. Pwede tayong gumawa ng dashboard dun sa data. Ang limitation lang talaga ng Excel is that hindi niya kayang mag-handle ng sobrang daming data at magahang siya, no? So, kaya yung mga experienced data analyst, mga pro data analyst, nagle-levitate sila sa SQL pagkatapos nilang makuha yung core concepts ng Excel. Sa Excel kasi mabubuo yung idea mo on how to create dashboards. Kasi accessible dun eh. Kaya mo na kagad gumawa ng graph dun eh. Pag nag-start ka kasi sa SQL, no? Nag-start ka sa SQL, without knowing Excel, magiging parang ang hirap ng visualization sa'yo. Pero, good thing, dito sa ginagawa natin practice ng SQL, nilalagyan ko na rin siya ng Python. So, Python talaga yung ginagamit natin dito pang visualize. Yung pangkuha natin, yung pang-practice natin ng pangkuha ng data is SQL, tapos yung BI tool natin dito na gagamitin is Python. Python kasi ang pinaka-advanced na pwedeng magamit ng isang data analyst, no? Ngayon, pag gagawa ka naman ng dashboards, dun ka na magbi-business intelligence. Yung dashboard na, magre-report na tayo, magdi-data storytelling na tayo. So, dun ka na gagamit ng Power BI tsaka ng Tableau. Kung yun yung mga preferred mo. Ang problema lang kasi sa Power BI at saka sa Tableau is may bayad sila, no? Ang Power BI nasa stack siya ng Microsoft, no? Tapos yung Tableau, ano siya, third party BI siya. Ibig sabihin focus lang siya sa BI or business intelligence, no? Yung Tableau. Ginagamit ng mga analyst yung Tableau kasi interactive yung BI na yon. Tsaka pwede mo siyang i-embed sa website, no? So either way, ang pinaka core skill dapat ng data analyst is to extract insights from data. No, kailangan ma-extract mo yung insights dun sa data para kang magiging storyteller. So you are a detective of the data. You will get the breadcrumbs out from the data, and then kailangan mo lang ng mga BI tools to represent your story, no? So tanda natin, ang pinaka purpose natin dito, tulungan yung mga companies na magkaroon ng data-driven decision-making. Kasi magdi-decide sila based dun sa sinabi ng data. And marami ang mga company na gumaganda yung revenue nung company because of understanding the data. No? So, having said that, yung same SQL na nilagay ko dito, yun din yung same SQL na nilagay ko dito, then kinonvert natin siya to, so I will put a comment, this converts the SQL extracted information, kasi na-extract na natin eh, to a data frame.
Pag sinabi nating data frame, nagiging Python na siya. Ngayon, pag Python na siya, gagamitin lang natin yung Python dito para i-display lang yung visualization niya. Wala tayong ipoprogram talaga dito. Gagamitin lang natin yung Python to visualize kung anong nakuha natin sa Excel. Ay, sorry. Kung anong nakuha natin sa SQL. Nakakabulol yung mga pangalan nila, eh, no? So this gets the data, and then when we get the data, we convert the data because this is result, yan. So we convert the result to become a data frame, which is a Python object. Then itong result na to is overridden already. Na-override na siya at naging na siyang Python. So, yung Python, gagamitin na natin para i-plot yung data natin. So, let's run this one. You can click on this cell and press Shift-Enter. Pwedeng ganon. Non-type data frame. Okay, so ang sabi niya dito, walang data frame because probably... May na-miss out ba ako? Result. Result SQL. Seaborn data frame. Saan nakaturo? Converts data frame. Result. Okay naman. Panggalin ko lang muna ito. Baka this gets in the way. Okay. So ito, this gets in the way. So kailangan natin siyang ibaba. So yan. Ginamit na natin yung Python to view the latitude and longitude. So kasi nilagay ko dito pala longitude tsaka latitude. So syempre kasi sa bar graph, dalawang axis lang yung gagamitin natin dyan eh. No? So longitude, latitude. Pwede rin na ilan ba yung nakikita natin? City, latitude, tsaka longitude. So pwede ko rin itong palitan sa city. As you can see, ang nakalagay dito sa left side it's latitude and sa downside or sa down part longitude. Now, if I will change this to city, pwede naman. So i-run ko lang siya ulit. So, city na yung nasa baba. So, ibig sabihin, ang Aalborg, Aberdeen, meron silang corresponding data. No? May corresponding data sila. Anong data nila with respect to latitude? So, ang pinakamataas sa kanila, si Abisko. Bakit 5 lang yan, sir? Kasi, nilimit ko lang siya sa 5. Okay, so tanggalin ko yung limit ng 5. So burahin ko to. Then i-play natin siya. Ayan. So ang nangyari is cluttered siya, no? Kung mapapansin niyo yung mga pangalan sa baba, cluttered siya. So hindi tayo nag-graph talaga ng ganito sa totoong buhay. Bawal na bawal to sa data analysis pag ginagraph mo yung ganyang karami na data. So that's the reason why kung bakit ko siya nilimit sa 5. Pero just to show you na ang data dapat hindi masyadong madami kung i-represent natin siya. So more or less, dapat ang visualization natin hindi lalampas sa 10. Yung gusto nating ipakita. Ano? So, lalampas lang yan sa marami kapag ang pinag-uusapan natin is trends. No? Pag pinag-uusapan natin ang trend. So, usually, ginagamit natin sa trends analysis is line graph. No? Sa bar graph, usually, ang ginagamit natin to see the classifications of every columns or different proportions of every column, but the columns are many, so ginagamit natin yung bar chart. Then
balik tayo sa SQL, no? So sabi dito, find all countries not in EU. So hanapin daw natin yung countries na wala sa EU. So actually may sagot na, no? So select country from countries where EU. So ang ibig sabihin nito is gusto niya lang makita yung column na country, yun ang ibig sabihin ng select. You just gonna select a column and then from table countries. Kasi ang table natin dito, cities tsaka countries. So we wanted to be specific, ano ba yung table natin? Cities or countries? Hindi tayo pwedeng maglagay dyan ng dalawang table. Isang table lang yan. Which is, in this example, is countries. No? Ngayon, yung countries, meron dito tayong data, di ba? Meron siyang EU or part of the European Union. Meron siyang yes or no. And if sabihin, si Albania is not part of the European Union, but Austria is a part of the European Union. So, pag nirun natin to, lalabas lahat ng country na hindi part ng European Union. So, ito yung result natin. So, pag tinanong kayo, kindly generate all the countries that are not part of EU. So this is the answer. No. So basically, this is the condition part. Condition part. So find all cities with temperature between 5 and return city country temperature. Pag sinabi nating return city country temperature, ito lang 'yon, no. Although kahit meron pang longitude tsaka latitude, since sinabi dito gusto kong makita lang is city country and temperature. Ayan, no. So saan niya kukunin? Sa cities. Hindi natin siya pwedeng kunin sa countries kasi ang countries iba yung mga columns na meron sa kanya. So pwede natin itong lagyan ng equal, no? Para mas specific. So from the temperature that is freezing or negative 5, from the a little bit cold temperature. So ano yung mga city, country, temperature ng mga yun? So ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 lang siya. Medyo marami pa rin pero okay lang kasi 17. Pwede ba natin itong i-graph? Pwede. So as you can see sa baba, green off ko na siya. Ano? Although, na-scroll ba? Green off ko siya by country. Group by country. Ayan. So same din siya ng SQL dito sa taas. Select city country temperature from cities. Select cities. Select asterisk pa lang ginawa dito sa baba, no? Pero pwede din. Pwede natin gayahin na gayahin yung sa taas or pwedeng hindi na. Kasi ganun din naman. Wala namang pagbabago. Ayoko lang kasi pahabain yung pagta-type ko. Pero kung gusto natin, gawin natin. Temperature, ano ba yung isa? Country, city. City, ayan. City, country, temperature from... So bakit hindi ko siya pwedeng i-enter? Kasi may kasama kasi siyang Python code. Kasi ang ibig sabihin nitong code sa taas natin, purely yung buong cell magiging siyang SQL. So, ang ginagawa ko muna, tinitingnan ko muna yung data katulad nito. Tinitingnan ko muna yung magiging result ng data bago ko siya i-graph. So, dito sa part na to, ito lang yung kabuuan ng SQL ko, yan lang siya. Tapos yung iba Python na. Kasi yung Python nga, yung gagamitin natin ditong BI or Business Intelligence. Yung pang-visualize nung ano.
Yung ibig sabihin ng import seaborn as SNS is ini-import natin yung library na seaborn. So pag wala nito, mag-error lahat ng codes natin. No? So importante siya. Kaya ko siya nilalagay dito sa cell kasi pag nilagay ko siya sa ibang parts ng cell tapos hindi ko na run, eh yun nga, mag-error siya. Kasi itong SNS oh, ginagamit natin dito sa baba. Ganun kasi yung, sorry ah, sa mga non-IT, ganun kasi yung programming context namin. Kailangan namin i-import yung mga libraries kasi ano eh, ang sinusunod naming principle is writing code once and using it many times. Ibig sabihin, itong SNS, yung seaborn na to, nagawa na to ng programmer dati, ng ibang mga programmer sa Python. So, ang ginagawa na lang ng mga nagpa-Python ngayon, nile-leverage na lang namin yung mga gawa na, which is katulad na itong seaborn, nile-leverage na lang namin yan, ini-implement na lang namin yan kasi yun nga yung sinasolve ng mga programmers eh. You wanted to write once the code and then use it many times. So in this example, niload na lang natin yung mga nagawa na na libraries ng ibang Python developer para magamit natin dito. So maybe you will be asking me, bakit sir hindi kayo gumawa ng sarili ninyong ano, seaborn? Ang ibig sabihin nun, kasi nile-leverage na natin yung library na to. Ang gumawa net, kasi ang Python kasi open source yan eh. So, una, gawa yan ng ibang tao, tapos na kikredit yan sa Python. Ibig sabihin, kinikredit ng Python na, oh, mga programmers, gamitin nyo na to para hindi kayo mapagod. Ganon. So, yung mga contributor, nakikreate sila ng mga APIs para gamitin na lang din ng mga ibang programmer. Tapos, ina-credit sila ng Python na kasama na to ng library natin. Ganun siya. So, bali sa future, kung yari, nagustuhan mong gumawa ng sarili mo na API regarding Python, tapos nagustuhan ng mga Python community, edi implement din nila yan katulad na itong import seaborn as SNS. No? Nagiging na siyang napapadali niya yung buhay kaya mas lalong dumadami tuloy yung tumatangkilik sa Python kasi mas dumadali nga yung buhay because maraming nagko-contribute, maraming ano, so ganun. It's either na lang kung programmer ka, pag ang trabaho mo is programmer, ayun, ganun yung focus mo. Gamitin mo mag-create ka ng sarili mong API tapos ipa-implement mo sa mga tao. No. Kasi accept mo. Marami pa actually, seaborn lang is one of the examples kasi sa dinami-daming programmer ng Python, marami talagang pwedeng gamitin. It's a matter of comfortability na lang at saka yung nakasanayan mo na. Yun na lang yung pagbabasehan mo pero lahat nag-evolve ang Python. Darating ang panahon itong seaborn mas matatabunan. Dati nga ang ginagamit lang namin matplotlib. Eh. Ngayon seaborn na kasi mas nagagandahan kami sa itsura ng graph niya kaysa sa ibang ano ibang Python library. No? So in short, yun nga yung SQL, sinave ko siya dito or inexecute ko siya at nilagay ko siya sa result. Then yung result kinonvert siya sa data frame. Then pinasok dito sa result. No? Itong sns.setrc, this is optional. Kahit tanggalin ko yan, gawin ko siyang comment, okay lang. Kasi para lang naman siya sa size na itong graph natin. So, nire-resize niya lang. So, pwede kung hindi gamitin yan. So, maliit lang siya, ganito. So, nagkakaroon ng overlapping ng text. Hindi katulad kasi ng Excel, tsaka ng Power BI, ginagawa niya ng automatic ang lahat. So kung mayroong mga overlapping, ina-auto-adjust niya na. Unlike dito sa Python, this is purely programming. So pag may mga ganyan na nag-o-overlap, kailangan mo pang i-program yan. Oo. So kailangan po ang dagdagan nito, sns.setrc, figure size. So
15 by 7 yan, ibig sabihin yung size ng graph natin. Pag binago ko yan, lalaki yung graph natin. So yung perfect sweet spot na size niya is ganyan. Para hindi lang siya magpatong-patong yung mga text. Okay? So bar plot pa din tayo. So ang ginamit ko dito ay CT tsaka temperature. So ilan ba yung pwede natin gamitin? Tatlo, di ba? CT, country, tsaka temperature. Pero hindi tayo pwedeng gumamit ng city tsaka country because ano siya, hindi siya numerical. Pag gagamit tayo ng graph, tandaan natin, dapat may isang part doon na numerical. So in short, itong temperature yung napili nating numerical. Tapos it's either city na lang yung gagamitin natin sa y-axis or country yung gagamitin natin sa y-axis. No? So, isang example pa, yung same data natin, di ba? Select asterisk from cities where temperature is greater negative 5 and temperature less than 5, group by country, is the same query doon sa kanina natin. Pero iniba lang natin siya ng plot. So instead na bar plot, ginamit natin is line plot. So ganun din, kailangan din natin specify yung city at saka yung temperature. Kailangan may numerical na element. Yung numerical element natin is yung temperature, tapos yung city, yung categorical element natin para ma-generate natin yung graph. So yung result, ito, which is this one, yung result, yun yung ipapasok natin dito sa line plot. No? Line plot. And then, itong CI is for bar chart lang ito eh. Pwede ko itong tanggalin. Kasi yung CI na yan, mayroon kasing line to or error line. Pag di ko tinanggal yung CI, pag hindi ko in-specify yung CI, magkaka-line siya. So, tingnan natin. Kung pag walang CI, wala yung line niya. Anyway, may mga times na lumalabas yung line mamaya. Try natin. Kaya nilalagyan ko lang ng CI. None. Tataka lang ako ba't wala nga yung line. Pero may mga lalabas dyan na line. Para mapatanggal natin yung line, kailangan natin idagdag yung CI. No? So, yun nga yung sinasabi ko kanina, no? Yung mga zero knowledge pa, option nyo lang talaga na umaten dito sa SQL class. Kasi yung iba dito sa SQL class is advanced na. Tapos na sila sa Excel. So, yun yung wino-worry ko. Pag umaten kayo dito sa ibang mga classes as a sit-in, maaring hindi agad pumasok sa inyo kasi nga zero knowledge. Itong SQL kasi na to is for medyo intermediate na part ng data analysis. Pero ang ginawa ko lang dito is actually in-improve ko lang yung SQL part because yung SQL part is puro lang siya text. Wala talaga siyang visualization. Pwede natin makuha yung sa susunod natin. Pwede natin i-access from SQL using this one, yung Google Colab, sa mga susunod pa nating topics. Kailangan natin doon is meron tayong server na nagra-run para yun yung pagtitestingan natin. Sa ngayon, ang focus lang muna natin is yung SQL queries. No? SQL queries muna tayo. Sa mga susunod natin, i-access natin yung database, yung Postgres SQL na database. So this is an example of line graph. Ngayon, yung susunod is yung ordering or yung order by para sa ascending and
descending. So find all countries with no coastline with population greater than 9. Return the country and population in descending order of population. So hanapin daw natin ang lahat ng country na walang coastline, na may population na greater than 9. Tapos ang i-return lang daw natin is country and population in a descending order of population. So, kung beginner kayo dito sa question na to, I suggest pwede ninyong hanapin sa taas yung solution. Pwede nating hanapin sa taas yung solution. I think ang solution dito is combination netong isa at combination neto. So, kukopya ako ng isang code. Kasi pag beginner ka, hindi mo naman memorize lahat eh. Kailangan mo lang kumopya tapos i-edit. No? Kukopya ka at i-edit mo. Ganun lahat ng programmers nagsisimula as a beginner. Copy ka tapos edit. Hindi mo kagad 'yan matatype ng kabisado mo na. So i-analyze mo siyang mabuti. Tuturuan ko kayo paano i-use yung SQL with graphs na collab na to. So syempre ang tanong niya dyan is select all countries with population greater than equal to greater than 9. Tapos ang i-return ko lang is country population. So dito ang nire-return ko dito sa select is city, country, and temperature. So since sinasabi niya dito, return country and population, tatanggalin ko yung temperature. Ayan, tatanggalin ko yung temperature. Sabi niya, countries. No? So dapat, hindi ako nakaturo sa cities, dapat nasa countries ako. Okay, countries. Then, ang sabi niya dyan, with population greater than 9. So, dito yun sa condition natin. No? Population greater than 9. So, buburahin ko to kasi wala namang temperature sa countries table. Eh. Kung babalikan natin yung countries table, sa taas. Ito. So sa countries table, ito, meron lang siyang country population, EU, tsaka coastline. No? So since wala dyan temperature, kaya binura natin yung temperature kanina. So kukunin lang natin yung population. So mag-stick tayo doon sa population. Hanapin natin. Yeah. So population greater than 9. So, i-review natin yung criteria. Find all countries with no coastline and population greater than 9. Sasabi dito, select city, country, ayun, return country and population. So, hindi pala kasama yung city. Ayan. Kaya kailangan natin i-review. Population. So, sabi niya, country and population daw yung gusto nating i-return. Ngayon, sunod, no coastline and population greater than 9. So, nandito lang tayo sa population at kailangan natin gamitan ng and then coastline equals no. So, no coastline kasi, ayun o. No. So, population greater than 9, coastline no. So, pwede natin baliktarin kasi kung gusto natin sundan mismo yung narrative sa taas. Diba? Ay. O. Relation. At kung abinura. Yan. So, meron pa. Descending order of population. So, order by descending. So, tingnan natin kung ano yung malalabas niyang result. Order by
population, kulang. Order by population. So ang nilabas niyang result ay Czech Republic, Hungary, at saka Belarus. Sila yung mga countries na ang population ay greater than 9 or probably 9 million to. Greater than 9 million that is having no coastline. So ginagamit din kasi natin yung SQL query to get some insights, no? Yung unang part kasi ng pag-analyze natin is pag-gather muna ng insights before natin siya i-visualize. So pwede ko itong i-visualize, 'di ba? So kunyari i-visualize ko siya, no? So magki-create ako ng code under this one. To sabi ko nga sa inyo, hindi nyo kailangan kabisaduhin yung code sa umpisa as a beginner. Kukopya lang kayo na ganito. Kaya nilalagay ko yung mga example na yan para kumopya lang kayo dyan. Tapos, i-edit nyo lang. Kasi, dun magsisimula yung practice makes perfect. So, ito, wala tayong papalitan dito. Ang papalitan lang natin is yung result ng SQL. Kasi, gagayahin natin dito sa taas. So, pwede natin siyang burahin actually. Kasi pwede naman natin kopyahin dito. So, country, tapos population from countries where coastline, dapat kasi straight line lang siya. Or single quote. No. And population greater than 9, order by population desk. Okay? So, nakopya na natin yung SQL dito sa taas. Tapos, ilalagay natin siya sa result. Tapos, yung result, i-convert siya sa data frame. Ipapasa natin yung result din sa baba. Pero, hindi line plot yung gagamitin ko. Bar plot. Gusto ko bar. Kasi yung line kasi ginagamit yan sa trends analysis. Hindi siya ginagamit sa pagko-compare ng mga proportions. So, pag mas konti naman yung proportions na kino-compare mo, not more than 4, pie chart yung pwede mong gamitin. City. Ay, wala palang city. Country at saka temperature. Tama ba? Ay, population. So, nakalimutan kong baguhin yung part na yan. Ano pa yung error? Population. Mali spelling. Yun yung mga isa sa mga titignan is yung spelling. Kasi pag nagkamali, mag-error talaga. Population. So, yan. No? So, kung mapapansin ninyo, kitang-kita yung descending order from biggest to smallest. So, pwede rin natin orient H. Try natin tong orient H. Okay, so orient H, pagpapalitin natin yung numerical, which is yung population, magiging siyang X. Tapos yung country yung magiging Y. So kapag ka-orient H, kapag ganito yung gusto natin na itsura. So pag ganito yung gusto natin itsura, yung orientation niya or horizontal bar, kailangan din naka-order by siya. So hindi ginagamit sa mga horizontal bar chart yung mga hindi naka-order by. So pangit siya tignan pag walang order by. So subukan natin. Kunyari walang order by, no? So, i-run ko siya. So ang mangyayari, magkakaroon siya ng may maliit tas may mataas. So hindi siya magandang tignan sa visualization pag hindi siya pantay-pantay tapos naka-horizontal line or hindi siya naka-organize in a way na maganda yung sequence niya. Kaya yung usual na ginagamit pag may naka-order by ascending, order by
population descending, yung usual na ginagamit kapag ka horizontal bar chart. Kasi from biggest to lowest. Kuyari, gawin ko naman tong yes. Ibig sabihin, yung mga population na more than 9, tapos may coastline. So, mas maganda siyang tignan pag mas marami. No? So, ibig sabihin, ang pinakamalaking population pala eh sa Germany. No? Sa Germany ang pinakamalaking population na may coastline. May coastline siya. Okay. Tapos ang pinakakonte si Sweden. Kasi kay Sweden yung pinakamalamig na lugar eh. No? Kaya si Sweden yung konti yung tao. Pwede natin siyang kulayan o pwede natin siyang baguhin yung kulay. Pero sa iba muna natin yung ipo-focus yung pag-aano ng kulay. So sa ngayon, focus muna tayo dito sa iba't ibang graphs na pwede natin gamitan ng SQL, no? Pero pwede natin yung baguhin ng kulay. Next is ito, yung joins. Ito yung wala dun sa SQL natin noong nakaraan. Itong joins. So, ito yung meron na tayong pinagsasama na natin siya. Parang gumagamit na tayo dito ng VLOOKUP or index match. No? So, may relationship pa rin yung ginagawa natin sa SQL dun sa Excel. Kaya nga yung Excel, yung pang beginner, kasi nire-relate natin itong joins, ito yung tinatawag nating VLOOKUP. No? Kasi yung data natin, for example, itong cities, meron siyang country, tapos yung countries naman, meron din siyang country. So meron silang common denominator. Pag may common denominator sila, pwede silang mag-join. No? Pwede silang maging isang table na lang. Okay. So, yung ibig sabihin ng join is like a VLOOKUP in SQL or match index match. Ngayon, city longitude, ayun, find all cities with longitude is less than 10. Not in the EU, return city and longitude. So, ang gusto niyang i-return daw is city and longitude. Check natin. City and longitude yung select. So, ang keyword nito is return. Yeah. Tandaan nyo lagi, ang select, ang keyword niya is return. So, ano yung mga i-re-return natin? City, longitude. Then, ano naman to? Yung tables. So, this is the tables for joining. No? So we will be joining countries, cities and countries because they have a common denominator of column, which is the country column. Then, yung where, this is the condition. This is where you put the filter. Okay? So, it is also the filter. Pag sa Excel, filter yan, yung where. No? Yun yung kanyang relationship sa Excel. Okay? And then, yung mga end tsaka end is multiple conditions na yan. No? Dalawa yung condition. Ibig sabihin, i-coconnect natin siya where cities, yung country tsaka country. So, hindi naman naka-express kung anong klaseng join siya, no? So, normal join siya, no? And longitude less than 10 and EU. So, pwede na natin ma-access yung longitude ng cities at pwede na natin ma-access yung EU ng countries. So, itong longitude galing lang siya sa cities. Tapos yung EU, galing lang siya sa table na countries. So since na-join na natin siya,
pwede natin ma-access yung magkahiwalay na table at mapagsama natin siya as one result. Tignan natin yung so this has a country error, no? So kailangan natin siyang i-fix. Unrecognized token. Ah, alam ko na. Teka lang. Ito yung mga pasaway. Yung mga nilagay ko. Ayan. Hindi ko siya pwedeng makomentan pala, no? Kasi SQL siya. So, basta tandahan ninyo yung select, yun yung ibig sabihin ng return. Alam ko pwedeng i-comment dito ito eh. Try ko nga to. Comment. Ayun, pwede pala. So, ang comment niya pag SQL is dash, dash, dash. So, return to, return. Tapos, ito yung tables to be joined. Then, ito yung join process. Tapos, ito yung condition niya. Or filter niya. So we can see that we have a longitude, we have Adora, Basel, Bergen, Geneva, Stavanger, and Zurich sa mga cities, no, na mababa ang kanilang longitude. So maliit lang yung wide, yung wideness nung ano nila, nung lugar nila is maliit. And then they are not part of the European Union. Okay, so sila yung mga yon. Then, find all cities with latitude less than 50 in a country with population less than 5. Return city, country, population, sorted country. So, city, country, and population. Sorted by or ordered by cities. Ah, so ito yon. Sorted by country. So dapat siya ay, okay, so country siya. So ang ibig sabihin ng cities, yung malaking C, table, gagamitin yung gagamitin natin. Pa-accept? May pa-accept daw? Wala na ba? May pa-accept pa ba? Wala. Layo-layo pa ba ito? Marami siya. Marami pa siya. No? Tapos anong oras na? 9 na! It's already 9. So in this part, saan na yung part na yan? Ito. Lagyan ko na lang siya ng mga comments. So this is the return. Doon sa statement natin sa taas, kasi kailangan nyo rin makabisado yung questioning. Tapos paano nyo siya i-compose. So yung return part, sinabi niya dito, city, country, and population. Ito yon. Ito yung tinutukoy ng return part. Yung first part ng SQL natin. Then, yung cities and countries, is yung pinaka joint tables niya, no, cities and countries joint table, and then joint process. So ang latitude galing sa cities and ang population is galing sa countries. So, kailangan i-explicitly sabihin natin kay SQL kung anong country ang
gagamitin natin? Country ba ng cities or country ba ng countries? So order by cities.country. So ito yung result. Pag-uusapan natin sa susunod yung mga different join, ano, join, pag left join, pag right join, ganyan. Full join yan. Pag-usapan natin yan sa susunod. So, skip muna natin tong part nung sa inner join kasi may mas magandang data set for this one. Pinapakita lang natin na pwede natin i-combine ang dalawang table using these two parts of the code. At yung dalawang ginagamit para ma-connect silang dalawa. Basta, ang common denominator, meron silang same column. So, in this example, yung cities at saka countries, meron silang same column. So, skip lang natin. Babalikan natin to sa susunod. Skip lang natin to, tapos gawin natin tong pinaka-part ng averaging. Kasi ito kasi, kaya ako ito niskip, ito yung sa Excel na pivot table. Itong meron tayong aggregation dito na average temperature, ito yung equivalent nito sa Excel, this is the pivot table. Ito ang kanyang equivalency. So, sabi dito, find the average temperature for each country. Pag ganito yung question, this is like a question for the pivot table. So, pag pivot table sa SQL, laging kailangan ng group by kasi nag-aggregate tayo. No? So, ang ibig sabihin nito, select country and the average temperature of the country. Bakit natin i-average yung temperature ng country? Kasi sa country, may iba't ibang city and may iba't ibang temperature yung bawat city. So, i-average natin yung, for example, dito yung sa Sweden. Yung Sweden, nung nakaraan, nung pinag-uusapan natin yung part ng Sweden, sa Sweden kasi na matatagpuan yung pinakamalamig na lugar sa buong EU or European Union sa country na Sweden. And sa country na Sweden, I think mga 5 yung cities. And may isang city doon na pinakamalamig. So ngayon, i-average natin lahat ng city sa bawat country yung average temperature niya. So, yun yung ibig sabihin ng average temperature. Gusto natin malaman yung average temperature ng mga bawat city na nakalagay doon sa country. Then, check natin if it is above equal to or greater than equal to 15 and then igugroup natin siya by country. Kasi, hindi natin siya pwedeng igroup by temperature. Gawa ng yung temperature is kinolate natin or inaggregate natin based for country. So kaya country yung gagamitin natin na or na group by. Okay. So ito yung pinakita niya sa akin. Albania 15.18, Greece 16.90. So ano yung pinaka, hindi natin makikita dito yung pinaka maliit no agad-agad kasi puro numbers yan. Kaya yun yung reason bakit natin siya i-graph dito sa baba. Kasi mas makikita natin ng mabilis na ang Greece pala ang pinaka mainit no. Kasi siya yung pinaka mataas na temperatura sa lahat. Although yung 16 hindi naman siya sobrang mainit. Warm, probably ganon. Pero sa Greece, according dito sa data natin. Para mas madali pa nga natin yan makita yung data natin, pwede natin siyang lagyan ng order by dito. Order by desk ulit. So, ganun lang din yun. Yung SQL query na to is the same SQL query dito.
ang ginamit lang natin si Python para i-run yung visualization niya. Data frame. Result. Yun naman ah. Result. No attribute data frame. Meron ba akong inayos kanina? Pagaling ko muna ito. No? Ah, okay. I see. Order by country. Order by temperature. Ito natin yung order by temperature siya. This. Order by temperature. This. Ayun. Si Greece pa rin talaga ang pinakamataas. So, ang idea nito, pag gusto natin makita yung pinakamataas at saka pinakamaliit, agad-agad, dapat gumagamit tayo ng sort, no? Sa Excel, sort ang tawag doon. Pag sa SQL, order by. No? Tandaan nyo yan lagi. Sa Excel, ang tawag dito ay sort. Ang tawag naman sa SQL ay order by. Ngayon, bakit ko pinapakita sa inyo yung mga visualization na to? May connection to sa mga nag-Excel. Kasi, pag nag-present kayo ng data, darating ang panahon pag pe-presented ko kayo ng data dito sa mga live sessions natin, huwag kayong magpapakita ng disorganized na bar chart. Laging i-organize nyo siya from highest to lowest. No? Huwag kayong magpapakita ng disorganized bar chart. Kahit anong mangyari, bawal na bawal ang disorganized bar chart. Ngayon, ang pwede lang ng mga disorganized is trends analysis. Up, down, up, down, up, down, up, down. Yun, pwede yun sa line chart. Pero sa bar chart, hindi ganun. Dapat nakikita agad yung highest to lowest. No? Yun yung essence ng bar chart. So pag mag-data visualization kayo, wag kayong magpapakita ng bar chart na disorganized or walang sort, hindi ginamitan ng sort. So pwede rin ganito para mas makita ninyo kagad yung highest to lowest, pwede kayong gumamit ng orientation na horizontal. Ano pa ba? May pie chart dito, alam ko may ginawa akong pie chart. Wala na bang pie chart? Ay, nawala yung pie chart. Teka. Ako, nawala yung pie chart. Hala, andaya. Nawala yung pie chart. Siguro nung nag-restart ako ng computer kanina, hindi na save. Ang dami ko pa naman tinipe. Ay, ito pala. Ito yung pie chart. I-play ko. Explode is not defined. Itong galing. Kanina gumana yung explode na yan. Ayun. So, ito yung pie chart pala. So, ang idea ng pie chart is pagka gumamit kayo ng pie chart, make sure na yung proportions yung ma-highlight dito. So, as you can see, kaya ako ginamitan ng pie chart dito kasi ang aking SQL ang aking SQL is to look for the average population of countries population of EU countries that has no coastline
and has caused to look for the average population of EU countries that has no coastline and has coastline, or probably with coastline, with or without coastline, para maayos yung English natin. To look for the average population of EU countries that is with or without, that are with, that is with. So, pinakita natin dito na meron tayong population na 6.99 sa lahat ng countries na part ng EU na walang coastline. And then, we have 21 million plus point something sa lahat naman ng part ng EU na may coastline. So, ginamitan ko siya ng pie chart. Ba't ko siya ginamitan ng pie chart? Yung intuition kasi, dalawa lang yung ire-represent ko. So, kung dalawa lang yung ire-represent ko, hindi efficient na bar chart yung gagamitin ko. Kasi hindi naman highest to lowest yung gusto kong i-portray na information. Ang gusto kong i-portray is yung dami o yung proportions. Yung dami ng walang dami ng population na walang coastline pero part ng EU, at yung dami ng population naman ng part ng EU pero may coastline. So according dito sa visualization ko, mas maraming population sa merong may coastline. 'Di ba? Na part ng EU. Probably kasi maraming cities ba yung pinanggalingan? Countries. 'Di pag pinagsama-sama mo yung cities sa isang country, ganun din yun eh. So ang pwedeng sabihin ng data na to is that maraming mga countries na may coastline. Kaya yung lumabas sa population, madami. Kasi maraming countries or cities dun si European Union na may coastline. No? So, yun. So, yung iba dito, hindi ko na siya sinagutan katulad niya itong part naman na to. Kasi that's for you to practice. Pwede ko yan sagutan ngayon. Pero that's for you to practice. Kaya nakalagay dyan, your. Kaya nga nakalagay dyan, your. Yan, pwede nyo pag-practicean. So, sabi ko nga sa inyo, may mga code sa taas. May mga code na sa taas, katulad nito. Ito, given na yung code. Try ninyong i-formulate yung sagot sa baba gamit yung mga existing na code sa taas. Ganito yung kung paano siya aralin yung Google Colab na binibigay ko sa inyo. Yung mga example kung code sa taas, yun din yung solution sa baba. Yan din yung mga solution sa baba, pero kailangan nyo lang siyang i-edit. Kasi dun magsisimula lahat ng ano. Dun magsisimula yung okay. All right. Na nakuha niyo na yung ano na to, yung file na to. Nakuha niyo na yung file. Yun, very good, naka-bookmark na.
pa-send ng link. Ito, send ko yung link. Actually, gagawan ko din to nung ano eh. Nung pag ginagawan ko naman yung live ng ano, ilalagay ko dun lahat ng resources. Kasi binibigay ko lahat yan sa inyo, syempre. Yung papalitan ng kulay, medyo masalimuot yun. Pagpapalitan siya ng kulay, marami pa tayong idadagdag na code. So, susunod na natin siya. Ano yun. Medyo marami-raming code siya. Sa Pandas ko na lang siya. Yeah, ano. Meron pa naman itong ano, eh, Pandas. Eh. Ganito kasi yung concept ng Pandas. Yung Pandas, para siyang SQL din. No? So, minsan ang ginagawa ng iba na analyst, yung SQL, pinapasok nila sa loob ng Pandas. Kasi pwedeng ano eh, DB file eh. Pwedeng DB file yung ipasok natin kaysa sa CSV. Kaya ko lang ginagawang CSV sa ngayon para easily digestible. So, pag mga ano na tayo, mga biasa na tayo lahat, gamitin na natin yung mga malalaking data, yung DB, no? So, sa ngayon, stick muna tayo sa mga maliliit na data kasi para hindi tayo parang ma-overly pumasok sa ano, ulo natin na nakaka-frustrate kasi yun eh. Pagka sobrang dami agad ng data tapos beginner level ka pa lang. Darating ang panahon, magiging parang ano ka na yan. Data cruncher. Parang ganun. Makain ka na ng data pang araw-araw. Normal na sa'yo yung sobrang daming data. Kasi iba-iba kayo ng ano dito eh. Ng learning curve. So, I choose the most scalable. Although, syempre, yung mga advanced sa inyo, mabuburingan sa cities tsaka countries kasi maliit lang yung data na yan. So, balikan natin yung designing ng Pandas. Ang ginamit ko ditong pang-design, again, ulitin ko, is Pandas. Siya yung ginamit natin BI business intelligence tool dito, si Python Pandas. Kasi ano, siya yung free na pwede natin magamit kagad. Kasi yung BI na Power BI is may bayad. Hindi, sa tingin ko lahat kayo, wala kayong ganun. Wala kayong ganun na license. Pwede naman kumuha for free. Diba? Kahit yung Tableau eh, alam ko yung Tableau may bayad pero meron siyang free version. Hindi natin mai-utilize yung lahat. So, yun yung mga susunod na level ng BI na pwede natin gamitin. Sa ngayon, kasi sa totoo lang, pwede ka nang mag-stick sa Python if you just wanted to get insights. Pero kung gagawa ka ng dashboard, tapos yun ang job description mo, mag-gravitate ka talaga sa mga business intelligence software such as Power BI at saka Tableau. So meron pang isa yung QLIC eh. So mag-gravitate ka talaga doon pag ganun yung klase ng outcomes na nire-require sa'yo sa job mo, yung mag-create ng dashboard. So pag nag-create ka ng dashboard, ibig sabihin smorgasbord yun ng lahat ng graphs na natutunan mo sa analysis. Nandun na yung bar chart. So tatandaan nyo lang lagi yung essence ng mga charts. Itong bar chart na to, dapat kita agad yung highest to lowest. No? Huwag kayo magpo-provide ng bar chart na disorganized. Tapos, okay lang kung yung nasa baba, hindi na siya alphabetical order. Kasi yun naman yung focus ng bar chart eh. Give the highest to lowest outcome. No? Then, yung line chart. Yung line chart dito, for trend purposes to. Usually, yung line chart na to, ginagamit siya sa mga dates. So, pag ang dataset ninyo, may dates. Ginamit ko lang siya dito para lang makita ko yung line chart, para mapakita ko sa inyo yung example ng line chart. Pero ang totoong pinaggagamitan ng line chart is may date. No? Mayroong mga date, may mga months. Kaya yung mga dataset sa practice set ninyo, sa practice guide ninyo, may mga dates.
Kasi gusto ko ma-realize ninyo, gagamitin nyo doon line chart. No? Pag mga may dates, ang tawag doon, trends analysis, kailangan ninyo ito ng line chart. Pag mga may dates. Tapos, ito namang column chart na horizontal, ito kasi yung mas madali ninyong makikita yung highest to lowest. Eh. Kita ko kasi sa kaliwa yung pangalan. Kita nyo kagad sa kaliwa yung pangalan. Hindi nyo nasisilipin sa baba. Tapos, highest to lowest. Usually, ang ginagamitan nito is descending order. Walang gumagamit ng column chart na ascending order. Parang ang weird nun, no? So, descending order usually laging ginagamit na horizontal column chart. Tapos, yung pie chart dito sa pinakababa, yun nga, yung proportions. Hindi ka magpapakita ng sobrang daming proportions pag pie chart. Usually, 2 or more, not more than 5. Pwedeng 4. Pwedeng, wag lang yung even. Minsan, delikado na nga yung 4 eh. Kasi minsan, magagawa mo sa 4, sa 4 slices is ano eh, cross. So, malabo yung proportion nun pag cross yung nagawa mo. Ang labo nun minsan. Kailangan kasi evidently kita yung proportion. Katulad nito, kitang-kita mo, kinakain ng orange yung ano, yung blue, di ba? So, dun pa lang, nagbibigay ka na ng immediate result no, sa viewer mo. Oo. Kaso ang problema lang nito is that maliit yung ano ko, maliit yung nakalagay na cost line is no, tsaka yung cost line yes. Ang pinapakita ko kasi dito, mas maraming population sa merong may coastline na na country. Pero ang underlying talaga na idea nun, mas marami lang talaga kasing mas marami lang talagang part ng EU no, na nakuha. Kasi lalaliman mo pa yung reasoning mo dito eh. Hindi lang basta yung kung ano nakita mo sa chart, binasa mo. Tatanungin mo rin lagi yung sarili mo. Tama ba yung pinapresent kong data? O baka nagkataon lang? Minsan ganun, ano, pag binabasa mo yung visualization mo. Hindi yung basta, ito na yung result, ito na yun. Minsan tinitignan mo pa in all sides and angles. Bakit kaya ito yung lumabas? So kaya nga tinatawag ang mga data analysts na data investigators. So, investigahan mo talaga ba't ganun yung nangyari, ba't ganun yung result. Malay mo, oversampled ka lang pala. No? Mamamali ng ano, mamamali ka ng insights na mapoprovide sa company. So, yun nga, hindi ko tinapos lahat ng code na to kasi hayaan ko na kayo yung magtapos nito. Pero yung idea nga nito is that yung lahat ng codes, the answer sa mga questions na to, nandito din. Nandyan din lahat ng solutions. All you need to do is to look for it and then modify it. And then, tignan niyo yung context ng result sa hinahanap na tanong. So, ayun. Ayun siya. Meron pa nga ditong Titanic eh. So, ipoprovide ko na lang yung datasets dun sa website natin. So, I think, millions yung data, hirap mag-investigate. Alam mo ba ang technique pag millions ang data? Divide and conquer. So, kuha ka lang muna ng short. Keep it short and simple muna. Kung anong makukuha mo muna ng data. Tapos, i-take down notes mo. Lagyan mo ng mind map. Ito yung anong connection nito sa isang connection ko. Pag mga millions of data. So, ganun lang naman yun. Pag millions of data is divide and conquer. Kung may makikita kang trends analysis, edi focus ka lang muna sa trends analysis. Kung makikita kang highest to lowest na mga results, edi dun ka muna mag-focus sa mga bar charts. Makakita ka ng mga pie charts na pwedeng i-pie chart. Ano ka muna? Stick ka muna sa pie chart. So, divide and conquer lang naman lahat yan. Pag sobrang laki ng scope. So, hindi mo talaga siya matatapos in one sitting most of the time. Kaya nga, sa ibang bansa, minsan ang laki ng bayad sa mga data analyst inaabot ng 300,000. Kasi, ano eh, madami kang pwede kasing gawin
hindi lang siya one sitting, paabutin ka minsan ng dashboard mo. Pero pag na-experience mo na ng na-experience lahat talaga, eh magkakaroon ka ng niche doon sa loob ng company. Siyempre, parang ganito yan eh. Pwede mo kasing ma-lay down yung foundation ng pagkuha ng information ng isang company. Being a data analyst, pwedeng ikaw yung magdikta sa company kung ano yung gagawin ng company. Yun yung sinasabi kong you can lay down the foundation of the company. No? So, kaya yung mga company nag-a-apply ng maraming data analyst para kung yung trajectory ng sinasabi ninyong path is pare-parehas, yun yung magde-decide. Dun magde-decide yung executive management. Na ito yung tahakin nating landas. Kasi tatlong data analyst natin na nagsabi, ito ang dapat nating gawin or ito yung nire-represent ng data natin. No, siyempre, pag isa sa inyo, kunyari tatlo kayo, pag dalawa sa inyo ang parehas, edi ano, majority wins. Pag tatlo sa inyo pare-parehas, di mas maganda. Pag isa sa inyo mali, edi papanigan yung dalawang magkaparehas kahit mali or parang mali, something like that. Kasi hindi naman natin masasabi na yung results natin mali eh. Unless, diba? Unless masubukan natin. Minsan ganun, may mga data na mukhang mali ito ah, pero pag sinubukan nyo, ay gumana. Pwede pala. Ganun. May mga data analyst na sila na yung sinusunod ng mga ano, ng mga executive management, kaya lumalaki yung sweldo. May mga ganung klase ng data analyst. Pag dumating kayo sa point na ganun, edi kayo na yung ano. Yun nga yung sinasabi ko na ano eh, age ng mga managers. Yung panahon ng mga managers is na unti-unti nang nawawala kasi natututo na yung mga company mag-harness ng information ng information galing sa database nila because of data science, data analytics. So, darating ang panahon, magiging managers na agad yung mga data analysts, data scientists kasi they can predict that. Pwede ba i-save as CSV? Pwede. Kailangan maging data analyst para mas-sort yung basura na data. Yes, kasi ganito kasi nangyari sa ibang mga companies eh. Nung nag-develop sila ng SQL, eh, may tinatawag tayong mga programmers na bara-bara. Or possibly, hindi rin alam nung mga, na-experience ko yan dati. Meron akong nakapartner na isang project manager na ina-explain niya nang ina-explain sa akin, Brian, dapat dito pa lang sa part na to, ayusin na natin. Kasi marami na akong nakitang mga example ng company na nagto-troubleshoot dun sa dulo. Kumbaga, nagawa na yung system, tas ang dami pa palang problema. Ano ang sinasabi niya sa akin? Tas sabi ko sa kanya, ang hirap naman nito. Sabi ko sa kanya, ang hirap naman ng ganito. So, kung babalikan ko yun, ganun din yung mga naging reason bakit may mga natayong company noon. Kasi yung mga programmers na na-hire nila is hindi nila inaral yung totoong scale ng data. Basta makagawa lang muna ng system as it is ganun, yun na yun. Which is normal lang kasi katulad ng Apple, yung iPhone, hindi naman siya magiging iPhone from today kung hindi siya nagkamali from the previous iterations. So, in short, hindi na tayo mawawala sa industriya. Unless, mawawala lang ang mga data analyst sa industriya. Pag hindi ka nag-upskill as data scientist. Kasi, maaring makagawa ng, yung mga ibang data scientist, maaring makagawa ng algorithm para i-automate na yung ginagawa nating data analytics.
i-automate. Yun din yung reason kung bakit kailangan ninyong aralin yung Python. Kasi isa sa mga skills ng data scientist is marunong mag-program. So, future-proof pa din kapag data scientist ka, pag marunong ka sa Python. Kung mapalitan man yung mga data analyst, marunong ka mag-program. Eh, ganun lang naman yun eh. Pag na-automate na nila yung data analysis, maghahanap naman sila ng engineer para makapag-create ng mga automations. Darating yung point sa ganun. Walang historical data available sa Oracle database. Ako nga ang database sa NAM. Yan. Legacy system. Oo. Anong legacy system yan? Ano? Cobold? Cobold pala, Cobold. Bangko ata yan eh, pag ganyan. Part ng sa amin, sa mga IT computer science, meron kaming solution dyan sa mga legacy system. Ginagamitan namin ng database normalization. Isa siyang skill ng mga software engineer. So, yung dati ninyong database, i-re-engineer na yan ng ano, i-re-engineer yan ng mga software engineer para maging bagong system ulit. Galing sa legacy systems. Kasi maraming limitation yung mga legacy systems. Una-una, hindi siya relational database yung kadalasan. Hindi siya relational database. Eh ngayon, lahat nagre-rely sa relational database. Ang mga companies, dami hinahire na data analyst and data scientist, pero walang hinahire na data engineer. Parang naisin muna. Oo. Kasi ang mga data engineer, nasa linya yan ng mga IT eh. IT, mga full stack developers. Hindi rin lahat ng full stack developers maalam sa data. Kaya kailangan isa siyang data analyst na ang enthusiasm niya is data engineering. So ibig sabihin, ikaw ay data analyst pero hindi ka nag-a-analyze ng data. Ikaw yung nag-i-engineer para ano? So data science na rin siguro 'yon kasi coding 'yan eh. Coding 'yan eh. Tsaka conceptualization eh. So aaralin mo yung pagdadaliin mo yung buhay ng mga kapwa mo data analyst by data engineering the SQL or yung legacy system in such a way na madali siyang i-query. No? Kung static queries lang naman yung ginagamit, hindi pwede mo siyang gawin ng stored procedures na SQL. Data engineer is equal to data cleaning and also data transformation. Maraming possible na ano. Para sa akin, ang data engineer is dapat ma-systematize niya na hindi magbuhol-buhol yung mga connections ng ano, ng data plumbing. Hindi magbuhol-buhol yung mga connections ng tables natin. Kasi in SQL query mo yan eh, kinoconnect-connect mo kasi yan eh. No? Basic nga lang yung connection na ginawa natin kanina eh. Simple join lang eh. Ang sarap kaya ng buhay kapag may data in data ano ka. Data cleaner ka, data may nagde-data clean para sa iyo. Ang sarap ng buhay noon, parang wala ka nang aring trabaho noon eh. Kasi ang totoong trabaho natin kadalasan as a data analyst is to clean yung data. Oo, tatawa ka na lang. Tagagawa ka na lang ng visualization. Ang saya kaya nun, tapos babayaran kang malaki. Kunyari, ganito gawin mo. Meron kang junior data analyst. Ikaw, senior data analyst ka, no? May junior data analyst ka. Gawin mo sa kanya, sa junior data analyst mo. Ay, i-clean mo tong data na to. Halika dito.
Ito nakikita ang in fairness naman if ikaw yung ano yung data senior data analyst. Alam mo kung saan niya i-clean. So hindi niya na kailangan isipin pa 'yon. So ituro mo na lang sa kanya. Ito dapat maging ganito to. Ito dapat maging ganyan 'yan. So gawin mo. At least meron kang inuutusan. Sasabihin mo na lang sa company ninyo, ano, sir, ang tawag dito is mentoring. Mentoring to sir. Malay nyo sir, mag-quit ako dito sa company, at least meron na kayong ano, pwedeng ipalit sa akin agad-agad. Kaya sumasahod talaga ng malaki yung ibang data analyst. Kasi totoong data analyst yung ginagawa nila, number one. Tapos number two, vital sila sa business decisions. Vital. Ikaw yung pagbabasihan ng company kung bakit nila i-decide to. Siyempre, pag nanalo kayo sa revenue, aba, alam nga naman di ka magka-bonus. Parang ganito lang yan eh. Sumugal yung company sa desisyon na sinabi mo, eh nanalo kayo sa sugal. Alam nga naman di kanya bigyan ng balato. Kaya malalaki talaga ang sweldo ng data analyst. Lalo na kung sa company mo, ikaw lang yung data analyst na simulang-simula. Ibig sabihin para kang network administrator, ikaw yung mag-tweak lahat nung dapat na pag-ayus-ayusin na data. Ikaw lahat na mag-organize nun. Tapos mamanahin na lang yun ng mga susunod sa'yo. Hindi ka agad nang pakakawalan ng company, malamang. Oo, yun, ganun, di ba? Hindi ka nang pa... Yun yung sinasabi kong niche. Nahahire ka ng company, hindi dahil sa marami kang nalalaman, kundi ikaw lang kasi yung makakagawa nun as of the moment. Pero pagka nagagawa na rin siya ng iba, eh dun ka makihirapan na ngayon. Makakaroon ka na ng competition. Yeah, depende na siya sa company kasi kailangan good communicator ka din kasi kapag data analyst ka eh. No? Kaya yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kailangan makapag-present kayo. Kailangan mag-present ninyo yung mga practice guides natin. Pag ikaw yung pioneer, totoo yun, magsi-six digits ka talaga. Kasi ikaw yung magli-lay down ng foundation na mamanahin ng ibang data analyst na susunod sa iyo eh. Alam nga namang baguhin pa nila yun. Magbabago lang naman yun kung yung data ninyo nagbabago din or nagkakaroon kayo ng bagong parts or bagong services dun sa loob ng company. Sa akin, 2 years ang pioneer. Sa ulo. Iba, fresh grad pa. Di pa alam yan. Bakbakan agad sa unang ano eh, company. Ah, baka siguro hindi pa kayo nag-aayos ng data. Oo, kasi ganyan kasi sa ibang company. Naalala ko nga dati, yung may kakilala ko, nakukupitan niya yung ano eh. Nakukupitan niya yung ano, yung kumpanya. May mga ganun kasi hindi pa nagta-transfer sa relational database. True to life story yun. Pagka hindi maayos yung database, madadaya yung company talaga. Kawawa yung company. So, balik tayo dun, no? Yun nga, itong SQL is para to sa mga nag-SQL. So, yung iba sa inyo dito, sit-in, katulad ng mga sa Excel, okay lang yun kung hindi nyo siya magets ngayon. At least, it's already on your face. Na-experience mo na siya, nakikita mo na siya. And then eventually, mag-improve ka niyan eh. Kahit hindi mo siya master ngayon, darating ang panahon. Kasi ganun din naman kami lahat dito, katulad ko. Dati nasa mukha ko lang to eh, yung mga codes na yan. Hindi ko naman alam yan, hindi ko naman siya kabisado. Eh, sinubukan ko siyang sagutan isa-isa.
base sa pagkaka-explain sa akin, hindi nasagutan ko naman. And then, na-memorize yung mind ko sa context, yung itsura ng codes. Doon ko nasagutan na ng kakunti-kunti. So, yung mga Indian database administrator, Google is live, yes. Google is live. Sobrang saya. Meron pa nga tayong tinatawag na web scraping eh. Yung, kasi yung ginagamit nating data ngayon is already clean. Ibig sabihin, gawa na for us. May mga times na yung data, hindi gawa na, hindi siya gawa for you. Ikaw talaga yung magkukuha nun, magpo-procure nun. Katulad nung project na gagawin namin ngayon, wala pa talagang existing data. So kami pa lang yung magde-data engineer. Malaking kumpanya yun eh. Kaya gusto ko ma-involve doon. Gusto kong ma-involve doon sa project na yan kasi malaking kumpanya siya. Kami pa lang yung magde-data engineer nung gagamitin nilang data. Ayun. So, any questions? Anong industry nun? Ang industry nun, HR, sa HR. HR. Kasi yung kausap ko doon, yung advice ko, parang katulad ninyo, mini-mentor ko din. Ano siya? HR industry siya. Siya yung parang head ng HR. Oo. Oo, sa manpower. I-analytics na yung ano. Yung... Hindi pa siya masyadong concrete kasi meron siyang psychological, may mga mental aspects siya na hindi ko kabisado kasi psychometrician yung nakakaalam doon. Tsaka psych, mga psych. Ang kaya ko lang i-anotes doon sa kanila is to analyze the data. Pero yung area ng psychometrics tsaka yung psychology, sila nakakaalam doon. So, gagamitin namin yung expertise nila para makakuha ng data. Tapos, gagamitin nila yung expertise namin para i-interpret yung results. Parang it goes hand in hand. Kapag yata na na-conceptualize namin yung dashboard, gagawin siyang system tapos i-implement siya sa lahat ng companies. Parang ganun yung idea namin. Pag na-conceptualize namin yung buong dashboard nung part nung sa HR. Hindi ko pa kasi nakikita yung data eh, kaya hindi ko ma-explain eh. Pag nakita ko na yung data, siguro one of these days, kakaroon kami ng parang board meeting. Tapos magpipirmahan kami ng ano, ng disclosure agreement. SAP yung basis. Pwede naman. Oh, pwede naman. Ang tawag namin dyan sa ganyan is backward engineering. No? Parang sa engineering, diba may SAP na. May SAP na, meron na kayong blueprint, yung SAP. Pwede niyong ipattern doon sa SAP kasi ano na, accredited na yung SAP eh. Kumbaga, lalayo pa ba tayo sa which is accredited na. Although, may mga tinatawag tayong proposals. May tinatawag tayong proposals. Parang gagawa ka ng sarili mo. No? Kasi po-propose mo. If it works, sa area naman yun ng research. So, ipopropose namin yung analytics na magagawa namin. Tapos, syempre, may mga magpa-panel naman nun. May mga mag-check naman nun. Yung mga stakeholders. Parang direct to stakeholders yung validation niya. Pag nagustuhan ng stakeholders namin,
go, shoot, parang ganun. So, sa mga susunod pa nating meeting dito, kukuha naman tayo ng database. Sa totoong database. Sa database. Kasi ito, practice lang to ng SQL. We're not getting data from the database per se. No? Pwede kasi ang mangyari, i-download lang yung .db tapos i-analyze natin yung .db. Pwedeng ganun. I-archive natin yung existing data. Let's say, meron na tayong nakuhang data na 1, 2, 3, 3 months, or 1, 2, 3, 3 years. I-archive natin. Pag na-archive na natin yun, pwede na natin siyang kunin from the circulation and then i-analyze. Maganda yun yung data na 3 years na or more than 3 years kasi may trends analysis na yun eh. Diba sabi ko nga, pag may trends analysis, ibig sabihin may date. May element na siya ng time. So, I think that's all for this meeting. If you have no questions, see you again. Ang gawin natin every other day, no? Okay lang ba sa inyo yun? Every other day yung live. Kasi nag-upload din naman ako ng mga videos sa website eh. Ngayon, yung sa mga bago, utilize din niyo yung ticketing system natin dito sa Discord. Pwede kayo mag-create ng mga tickets pag may mga personal questions kayo para hindi tayo gumagamit ng ibang platforms. For example, Facebook. Yung iba nag-chat sa akin sa Facebook pa. Minsan hindi ko nakikita agad. Pero kasi itong Discord, mas kita ko kagad siya. Unlike sa Facebook. Kasi hindi ko may mga times na hindi ko tinitingnan yung Facebook ko kasi may mga minsan kasi makikita mo doon chinachat ka ng ng kamag-anak mo, ganun. So naiba ka na ng focus. nakikita mo yung chat ng kamag-anak mo, di ba? So, naiba ka na ng focus. Kaya minsan, iniiwasan kong tumingin ng Facebook. Kasi may mga ibang chat doon. Kaya may nakita kang interesting na nawala ka na sa focus. Sayang sa oras. Okay, so stop ko na yung recording. Stop recording.